Ang Diyos ay mabuti. Amen. So, nasa last Sunday na po tayo ng month of May at atin pong monthly theme ay Mothers or the Mother as the Light in the Home. Mother as the Light in the Home. Our annual theme is Victorious. Pwede bang basahin natin yung ating theme? Victorious Family. Do you want your family to be victorious? Amen. So, we want our family to be victorious. And the Bible, the Word of God, has taught us how our family could be victorious. Napakaganda po ng salita ng Panginoon dahil nandun yung kanyang instructions. A family is composed of a father, a mother, and children. So meron po siyang instructions para sa fathers. Meron din po siyang instructions para sa mothers. Meron din po siyang instructions para sa children. So, natalakay na po yung about children. At ngayon naman po, tinatalakay natin ngayong month ang about the mothers. Because it's Mother's Month, no? Sine-celebrate po natin yung mothers ngayong buwan ng May. At sa June naman, ang topic is about fathers. So, doon po natin makikita how God is very intentional for His children, particularly the family of God, na magkaroon po tayo ng victorious family. So, ang na ibigay po sa aking topic is about Eunice, the mother who influenced her son in the faith. Eunice, the mother who influenced her son in the faith. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita dahil punong-puno po ito ng pagpapala para sa bawat isa po sa amin. Ito ang nag-guide sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng victorious family. Lord, sa umaga pong ito, hinahayaan po namin ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos, ang siyang mangusap. Ikaw po ang magsalita, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod. Salamat po, O God, dahil ang inyong mga salita ay makapangyarihan. Buhay, Panginoon, upang patuloy na magministeryo sa bawat isang nandito ngayon at sa mga nakikinig po sa amin online. Salamat po, O Diyos, sa inyong gagawin ngayong umaga. Salamat sa mga pagpapalang spiritual. In Jesus' mighty name, Amen. 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 5. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo para po sa salita ng Panginoon. Atin pong babasahin 2 Timothy chapter 1 verse 1. Pwede po bang sabay-sabay nating basahin hanggang 5? Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord. I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Praise God. God bless the reading of His word. You may now be seated. So, nandito po ang isang nanay na banggit po sa Biblia, pero once lamang po nabanggit ang kanyang pangalan sa Bible, sa New Testament, no, dito sa verse 5. At kahit na once
isang beses lamang nabanggit yung kanyang pangalan, nagkaroon po ito o nag-iwan po ito ng malaking impact or testimony and encouragement upang maipakita kung paano yung tinatawag nating motherhood ay very challenging yet a very rewarding and fulfilling responsibility. Praise the Lord, dahil alam ko pong ang bawat isa sa atin ay ipapahiram natin ang ating mga tenga, ang ating pandinig upang yung mga mothers ngayon, young mothers o kahit hindi young, ay magkakaroon po ng desire na gayahin ang halimbawa, no, ni Eunice as a mother, kung paano po siya naging light in the home na naging guide para sa kanyang anak na si Timothy upang maging kagamit-gamit po sa gawain ng ating Panginoon. Gusto ko pong tingnan natin yung best practices, di ba? Sa school, meron po tayong mga best practices, no, na galing sa ibang school, ginagaya natin, at yung ating best practices din sa school, ginagaya din ng ibang school. Meron din po sa mga mothers, no? Isa na po dito si Eunice, at meron din po siyang best practices na makikita po natin sa salita ng Panginoon na pwede rin po nating gayahin. Ang iba po dito sa inyo ay mga nanay na, ang iba ay mga dalaga, dalagita, pero magiging nanay din. At ito ay magiging malaking tulong, no? In the future, kung paano kayo mag-raise ng inyong anak, magpalaki ng inyong anak na alinsunod sa salita at yung will ng ating Panginoon, kalooban ng ating Panginoon. So number one, one of the best practices of Eunice to influence Timothy in faith is she knew where to invest, no? She knew where to invest and she invested on what is eternal. What is eternal? Tayo bilang mga nanay, wala na po sigurong hihigit pa sa ating mga nanay na mayroong desire, no? Of all people siguro, nanay lamang yung merong mga, yung kanilang desires ay talagang for the best of their children, di ba? Nagpapakahirap tayo sa pagtatrabaho, nagsasakripisyo tayo ng ating oras, ng ating katawan, nagpapakapagod, para ang ating reason, it's for the future of our children, di ba? Para sa bright future ng atin pong mga anak. Kaya nga, nag-iipon tayo hanggat maaga para sa kanilang edukasyon. O kung meron tayong extra income o meron tayong mga iba pang pinagkukunan na magagamit natin para sa kanilang future, kinukunan natin sila ng educational plan. Imagine, dahil ang gusto po natin, baby pa lang sila, nakahanda na yung financial assistance pag sila ay magkolehiyo. Para hindi na tayo mahirapan, hindi rin mahirapan ang ating anak. We want the best schools for them. Di ba mga nanay? Gusto ninyo yung best school, best education, best quality of life. Best ba ang gusto ninyo para sa inyong mga anak? Amen. We want the best for them. Gusto din po natin na kahit nga minsan yung sa pag-aasawa nila, we want the best for them. Na minsan tayo mga parents ay talagang kinikilatis yung mga manliligaw ng ating mga anak. Di ba? At dahil po ang mga magulang, particularly ang nanay,
ang gusto po yan, best para po sa kanilang mga anak. Hindi ko po sinasabi na yung mga tatay ay hindi gusto yung best para sa kanilang anak. Of course, they want the best for their children too. Pero yung pusong nanay, parang kakaiba talaga. No? Na masyadong sacrificial ang mga nanay pagdating po sa kanilang mga anak. Napakaganda po yung mga ganong gawain. It is our way to show our love for our children. And it is our way to let them feel that they are loved. We want the best for them. But one thing na dapat hindi po nating i-take for granted is we must invest on what is eternal. Kung nag-i-invest tayo para sa kanilang education, kung nag-i-invest po tayo para sa kanilang bright future, kung nag-i-invest po tayo para sa kanilang magandang married life, no? Nag-i-invest po tayo para lamang mapabuti ang kanilang buhay. Never, never forget to invest on what is eternal, and that is to lead your child or your children into relationship with Jesus. Relationship with Jesus is the best gift that you can give to your children. Mothers, we are the constant companion of our children. Mula po, nung sila'y ipinaglihi, no? For 9 months, dala po natin sila sa ating sinapupunan. We can talk to them kahit nasa tiyan pa lang. I remember nung ako po ay nagbubuntis sa aking anak. Nakausap ko siya, at dahil ang gusto ko sa kanya, someday maging maganda ang kanyang boses at maging music-minded siya o musically inclined, yung aming karaoke noon o yung cassette, pinaplay ko yun yung mga Christian songs, sinaharap ko sa aking tiyan. Hindi ko alam kung merong impact yun sa baby. Pero yun ang desire ko, na siya ay, kumbaga, sabi kasi nila, kahit nasa tiyan pa yan, nakakarinig na yan. So naririnig na niya yung sound, yung songs, at gusto ko dun siya masanay sa songs. No? Sa atin pong kapanahunan ngayon, especially we are in a high technology, kumbaga yung generation natin ay talagang palaging gadgets ang hawak, palaging cell phones ang hawak. Minsan po tayong parents ay nagiging guilty, no? Yung ating time na dapat maging hands-on po tayo sa kanila. Yung ating ginagawa, lalo na po kung meron tayong gagawin, ang mga importanteng gagawin, binibigay po natin sa kanila ang ating cellphones. O nak, manood ka muna para malibang sila. O ihaharap natin sila sa TV. Papanoorin ng cartoons. Hindi ko po sinasabi na hindi maganda ito. Okay po yon, pero yung time natin sa mga bata ay wag po nating hayaan na manakaw o yung mga gadgets ay maging substitute ng ating presensya at hands-on na pagpapalaki sa kanila. Naiintindihan nyo po? Invest our time in telling them the word of God. Okay? Invest our time in telling them about Jesus. No? Mothers, you have a very great influence. You have so many opportunities na pwede nyo pong magamit upang ang inyong anak mula pa lamang sa sinapupunan hanggang sa siya ay lumaki, ay maging, kumbaga, in line na siya sa kalooban at sa salita ng ating Panginoon. And most of all, mothers could lead, or mothers are the important persons to introduce Jesus to their children. Napakaganda po na ang mga nanay, sila po yung nag-i-introduce sa kanilang mga anak at nagpapakilala kay Jesus. No?
pinapatanggap ng kaligtasan. Pinapatanggap si Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas. That is a legacy which is eternal. Kung yung ating education, it will come to pass. Yung magagandang bahay na inihanda natin sa kanila, it will crumble. Yung mga lote na binili natin para sa kanila, time will come. Mawawala din yun. Dahil lahat sa mundong ito ay lilipas, no? Pero ang salita ng Panginoon na inyong inilagay sa puso ng inyong mga anak, kailanman hindi iyan mawawala. Sabi po sa salita ng Panginoon, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. When he is old, he will not depart from it. So invest on what is eternal. As mothers, being the constant companion of our children, let us be a constant wise investors. Wise investors po ang mga mothers, no? Sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. Ito po ang sinasabi. Sabi po ni Paul kay Timothy, "But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it." Sa verse 15, "And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus." Imagine, sabi po dito sa 15, how from infancy. So infant, a baby, na-introduce na po kay Timothy ang salita ng Panginoon. Bilang background po, no, ni Timothy. Si Timothy ay nag-iisang anak. At ang sabi po doon, sa Acts 16:1, ang nabanggit po dito ay si Timothy, ang kanya pong nanay ay Jewish and a believer. So ibig pong sabihin, meron po siyang relasyon sa Panginoon, siya ay ligtas, pero meron pong karugtong, but whose father was a Greek. So ang father po ni Timothy ay Greek. When we say Greek, ibig po sabihin, hindi po siya mananampalataya. So si Eunice, being a Jew and a believer, ay na-in love sa isang Greek. Hindi nila kapananampalataya. At isang beses lang din po nabanggit yung tungkol sa tatay ni Timothy. Yan lang po sa verse na yan. And then wala na po tayong makikita sa Bible kung ano ang nangyari sa kanya, kung namatay na ba siya agad or present ba siya sa pagpapalaki kay Timothy. Pero ang challenge ay naiwan po kay Eunice being a believer. No? So dahil ang kanya pong tatay ay unbeliever o hindi, wala pong relasyon sa Panginoong Jesus, si Eunice bilang nanay ang nagkaroon ng kabigatan para palakihin ang kanyang anak na merong takot sa Panginoon. Usually, di ba po, dapat tatay yun, no? Bilang head of the family, ang tatay dapat ang siyang mag-guide sa kanyang mga anak at magdadala sa kanyang mga anak into relationship with Jesus. But in the case of Timothy, his father was a Greek. Makikita po natin dito yung hope na minsan kapag yung ating mga anak, although pinalaki po natin sa salita ng Panginoon, pag tumibok na ang puso, hindi nila kapananampalataya yung tinitibok-tibok ng puso nila, na malaya natin, ay meron na palang baby. No? Minsan, nangyayari po yan. Pero kung mananatili po kayo
yung believer mananatili at maglilingkod sa Panginoon, there's still hope, gaya po ni Eunice. Manatili sa Panginoon at sa salita ng Panginoon at palakihin ang inyong mga anak sa salita at pagkatakot sa ating Panginoon. No? So nakita ko yung hope doon. Although nagkakamali, merong forgiveness sa ating Panginoon. Merong kapatawaran kapag humingi ng patawad sa Diyos. No? He is faithful and just to forgive us our sins. Sabi po sa 1 John 1:9. And then, magsimula po uli. Ayusin ang relasyon sa Panginoon at gawin kung ano yung sinasabi ng kanyang mga salita. So, the best investment on earth is not on material things, not on material possessions, not on best education, but on the relationship of your children with Jesus, na ikaw ang nag-lead sa kanya upang siya ay magkaroon ng tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya dahil inihayag mo sa kanya ang salita ng ating Panginoon. No? So, mothers, make use of every opportunity to talk to your children. Invest on what is eternal. Hindi pwedeng maagaw nino man o sino pa man yung inyong ininvest sa inyong mga anak, yung eternal investment about the Word of God. Second is, the second best practices of Eunice as a mother na akin pong nakita is, she was intentional and consistent. Intentional and consistent. So, hindi pwedeng, saka na lang, pagod ako ngayon. Meron siya talagang time na inilaan, no? Para kanya pong i-impart sa bata, kay Timothy, ang kanya pong pananampalataya. So, sabi nga dyan, we need to talk about God to our children, whether it's the end thing or not. Diba minsan, lalo na kung ang mga bata po ay hindi lumaki sa church, o hindi lumaki sa Sunday school, o hindi naturuan ng lumaki na sila pero kulang yung pagtuturo sa kanila ng salita ng Panginoon, then yung kanila pong mga kaibigan na hindi mananampalataya ay nai-impluensyahan sila, then ang mother o ang father ay magsishare sa kanila about the Word of God. Merong mga bata na nagsasabing, ew, hindi na uso yan ngayon. Mind you, meron pong ganyan. Meron po akong estudyante at na-discuss ko po, nadaanan po namin yung about the Word of God in the Bible. Tapos sabi niya, ma'am, totoo ba ang Bible? Parang mas ano naman ang science. Matalino po ang batang ito. Sabi niya, mas parang di ba conflict sila ng science? So, sa murang edad ng bata, you can instill the Word of God that it is the truth. At ang science at ang salita ng Panginoon, they go together. They are never in conflict. Kundi yung science ay nagpo-prove sa salita ng Panginoon na totoo ito. So mothers, you have the opportunity and the responsibility na inyong ibahagi sa mga bata o kausapin ang mga bata tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos. Meron po akong kasama din sa provincial meet. So, dalawang Sundays po akong wala dito. Andun po ako sa Romblon, kasama po ang mga athletes. Tapos, syempre Sunday, mag-online na lang sana ako, attend online. Pero naisip ko, it could be an opportunity to bring the children sa simbahan. At yung isa ayaw sumama, ma'am, first time ko ito magsisimba, sabi. So, makikita mo yung kung paano
ba kung paano ba palakihin dapat ang bata. But it is not enough, no? It is not enough to bring your children into church only. It is good to bring them to church. It is good to expose them in Christian activities, yung mga kids activities, mga Bible, daily vacation Bible school, no? Maganda yun. Pero it is not enough. Nai-entrust lang po natin sila doon sa mga kids ministry workers. We must have to be hands-on with our children. Napakaganda po at ako'y natuwa na naalala ko po yung YSK anniversary. Yung pioneers ng YSK, then kumanta sila dito, dala-dala yung kanilang mga anak. Future, the new generation na mag-worship sa Panginoon. Nakakatuwa po. And mothers, it is in your hands. Nasa inyo pong mga kamay kung paano sila palakihin, kung paano sila patuloy na ilapit sa presensya ng Panginoon. Intentional dapat ang ating pagturo sa kanila. Consistent. Consistent. Iba ba tayo? Iba ba ang ating pagkatao kung nandito tayo sa church? At iba ba ang pagkatao natin kung tayo ay nasa bahay? O kung kasama natin ang ating mga katrabaho o kasama natin ang iba nating mga kaibigan na hindi ka pananampalataya? Magkaiba ba ang ating personality? Or are we the same godly mothers? For fathers, pwede nyo rin pong i-apply ito sa inyo. Pero ang topic ko po kasi ngayon is Eunice as the mother who influenced her son Timothy in faith. Are you the same person? Are you consistent with your testimony as a believer? Or baka pagkasama natin yung iba nating mga barkada, ay we go with the flow. Parang nalala ko yung octopus, di ba? Yung pugita. Kung saang lugar siya, kung ang kulay ng bato ay green, nagiging green siya. Kung ang kulay ng bato ay black, nagiging black siya. So, hindi ma-determine yung kanyang kaibahan. Hindi siya makita. No? Meron ding isa pang insekto ba yon na kapag dumadapo sa kahoy, yung kanyang kulay ay halos kakulay ng dahon. Hindi, chameleon? So, kung ano yung kanyang tinutungtungan, kakulay siya. So, Christian mothers, we must be different from others. We must stand on the truth that we are the children of God, and we must influence our children. No? Hindi tayo pwedeng go with the flow lang, go with the flow of the world, go with the flow of other beliefs. Stand on your faith. Stand on the word of God. Dahil gagayahin yan ng inyong mga anak. Kapag nasa bahay kayo, ano ang naririnig ng inyong mga anak? Anong salita ang lumalabas sa inyong bibig? Anong mga tugtugin ang kanilang naririnig sa inyong bahay o sa inyong cellphone? No? Anong mga movies ang inyong pinapanood na nakikita din nila, nakikinood din sila? So, be intentional and consistent in influencing your children. Let us be hands-on. Gusto ko pong i-play yung video about the interview kay Dr. Charles Stanley. Siya po ay founder of In Touch Ministry. Hindi ko po alam kung sino ang nakikinig sa inyo ng In Touch Ministry. Maganda po ito siya. Pero kinuha na po siya ng Panginoon. So, medyo mahaba po yung interview sa kanya, pero in-cut ko lang po dahil
siya po ay yung interview ng kanyang anak na lalaki at doon na highlight kung paano siya pinalaki ng kanyang nanay being a single parent, a solo mother, a single mother. So I would like to begin our conversation talking about parenting, but before I talk about what a good dad you are and have been my whole life, I think it's important for people to know a little bit about your background because you grew up without your father. So can you catch people up on just your growing up years? And then I want to talk a little bit about what a great dad you were and how in the world did you ever figure that out? So you were born in Dry Fork, Virginia. Dry Fork, Virginia. My father died when I was 9 months of age. So my mother had to go to work. And so then I got shifted around from one person to the other, keeping me while she worked. And that went on for a number of years. And then, of course, starting to school, I was very shy. And I think, how did I ever get through grammar school? Yeah, because in some cases, I remember these stories as a kid. You know, when I thought I had it hard, you would talk about getting yourself up in the morning, fixing your own breakfast, because your mom had already gone to work at the mill. Well, it was difficult, but you know, my mom taught me how to fry an egg or scramble an egg and toast. And then, of course, after a while, I learned that well enough so I could just fix me maybe some other things. But she taught me to be able to do whatever I need to do and to trust God that He would help me. And that's the thing that I kept hearing her, just trust the Lord. Just do what you know is right and trust the Lord. So she drilled that into my head and that I could do whatever I need to do if I would trust Him. Wow. So one of the mysteries to me that as a kid growing up, I didn't appreciate, but now that I'm a dad, I've appreciated so much because so much of what I've done as a father, I learned from you, but you didn't have a father to learn from. So, you know, how in the world did you figure this out? Because I'm going to tell some stories in a few minutes about the kinds of things you did. But, I mean, you know, when I was born, when Becky was born, you didn't have a role model. How did you figure this out? Well, my mom taught me several things that just drilled them in my head. To obey the Lord, to read the Scripture every day, even though I didn't understand it, to read the Scripture every day, and to do what I knew was the right thing to do. She didn't take the Bible and say, well, memorize this verse or that verse. And the only time I remember her giving me a verse to remember is before I preached my first sermon. But I just saw her reading the Bible. I listened to her pray, and I watched how she related to people. So I had a great respect for my mom being a godly woman. Okay. So, siya po ay isang sikat na pastor, no? At napakalaki ng impluensya ng kanyang nanay sa kanya. 9 months old pa lang, wala na siyang tatay, namatay ang kanyang tatay. So, pinagpapasapasahan siya sa kung iba, pinapakiusapan na alagaan siya, hanggang sa nagkaisip siya, tinuruan siya kung paano mag-prepare ng kanyang pagkain, magluto ng itlog, mag-toast dahil pagising niya, wala na yung kanyang nanay. Nasa trabaho na. So, siya ang nagluluto ng para sa kanyang sarili. Pero, ang palagi daw sinisiksik sa isipan, tinuturo sa kanya ng kanyang nanay, just trust the Lord that He will help you. Trust the Lord that He will help you. So, kung ano yung sabi ng kanyang nanay, kung ano yung gusto mong gawin at alam mong nararapat na gawin, do it and trust the Lord that He will help you. So kahit sa pagluluto, nag-trust siya sa Panginoon, natutulungan siya. At kung ano yung mga decisions niya, yung trust niya sa Panginoon, hindi nawala dahil yun ang in-instill ng mother sa kanyang puso, sa kanyang utak, trust the Lord. Trust the Lord. So isa yun sa mga eternal investments, no? At sabi pa sa kanya ng kanyang nanay, read the Scriptures. Read the Scriptures even you cannot understand it. Every day you have to read the Scriptures. So, yung ano ba ang tinuturo natin sa mga anak natin? Hindi lamang po dapat na
tinuturuan natin sila, sinasabi natin sa kanila kung ano ang gagawin. But we have to be a model ourselves. Model by example. No? I'm sure ito pong si Eunice and even ang mother po ni Dr. Charles Stanley had been a model sa kanila pong mga anak kung paano gawin. So sabi nga doon sa nabasa ko, kailangang you have to read the words to your children, not only read to them, read with them. No? Read with them. You have to pray with them. So ini-expose mo sila sa ganoong gawain hanggang sa sila ay lumaki. Merong minsan mga bata, lalo pag hindi pa po nasanay and we understand them, at pinagpipray sa public, ayaw ko, hindi ako marunong manalangin. But if the child is well-trained in the house, kahit na sa public po yan, pag sinabing, oh, ikaw mag-lead ng prayer, gagawin po niya yan. Dahil sanay na po siya doon sa gawain na yon, nagpipray. How many of us here have personal or yung family altar? Yung dinadala po natin, yung ginagather natin ang ating mga anak, then nagde-devotion tayo, we have the time for the Word of God, ng mga saglit lang. Meron po ba ditong nagpa-practice? Praise God. So it's a challenge for us mothers, no? Hanggat ang ating anak ay very clingy pa po sa atin, no? Mga pag-baby hanggang grade 6, very clingy pa po sila sa atin. We have the opportunity to instill to them the Word of God. Pero pag dumating po yan teenager, yun, ayaw na po tayong kasama niyan. Ang gusto na nilang kasama, mga barkada nila. Nung maliliit pa ang mga anak, minsan ang nanay nagsas, ano ba, parang hindi ka mahiwalay sa akin. Parang puro mama, 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 palagi ang sinasambit. Pero darating pala yung time na ayaw na nilang makasama yung kanilang mama dahil ang gusto na nilang kasama ay ang kanilang barkada o ang kanilang love, ang kanilang sweetheart. So parang mararamdaman ng parent, parang isinasantabi na sila. Pero kung na-instill po natin sa mga bata yung katotohanan ng salita ng Panginoon during their formative years, no? Formative years, 0 to 8 years old or 12 years old, na sila po ay halos ayaw humiwalay sa atin. Wala po tayong dapat na ikatakot, no? Na maligaw sila ng landas. Dahil na-instill na po sa kanila ang salita ng Panginoon. Kundi ang atin na lamang pong gagawin is to remind them, to guide them, kung ano na po yung naitanim sa kanilang mga puso about the Word of God. So, be intentional and consistent. Be the role model for your children. Hindi yung gawin mo kung ano ang sinasabi ko, wag mong gagawin ang ginagawa ko. Hindi po ganon. Do as what I do. No? Kung ikaw ay magtuturo sa iyong anak, dapat nakikita ng iyong anak na ginagawa mo rin ito. Hallelujah. Are you still there? Amen. So ganun po si Eunice. Siya ay very intentional and consistent sa pagtuturo ng salita ng Panginoon kay Timothy. Dito po sa may mga Bible verses po akong naihanda. Sa Joshua 1:8, sabi po dito, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So keep the book of the law always on your lips. Ibig sabihin, as a mother, ito ang iyong pambungad sa iyong anak. As you pray the word of God, declaring the blessings of God for your children. Sa umaga, during your meal,
Pwede pa rin ising it. Pwede pa rin ilagay yung topic about God, no? Sa pagtulog. Naalala ko po noon ang mama ko, kami mga bata. Apat po kaming magkakapatid. So ang ginagawa po niya yan, igagather po niya kami sa kwarto. Tapos mahilig po yung mama ko na yung sinisiksikan. Sinisiksikan, naranasan niyo po yon. Sinisiksikan. Tapos habang nagasiksik siya sa buhok namin, kwento po siya ng kwento about Bible stories. Meron po siya yung book, Bible stories. Then one time, tinuruan niyo, siya po ang nag-lead sa amin mag-pray. At habang nagpipray po siya, nakikinig din po kami. Pagkatapos po niya mag-pray, sabi ko, paano po mag-pray? Turuan mo po ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ang pagpipray ay kung ano lang yung nasa puso mo. Parang kausap mo lang si God. Yun lang ang sasabihin mo. Then the next night, na kami po ay nandun uli, ginather po niya sa kwarto, di kwentuhan, sa haba po ng kwentuhan, gusto ko nang matulog at gusto ko nang po mag-pray. So nag-pray po ako, mag-isa sila nagkukwentuhan. And nadidistract po ako ng kanilang ingay. So habang nagpipray ako, naalala ko po, talagang sinusot-sot ko sila. Ay nagpipray po ako yon. Tapos sabi na ni Mama, kapag ikaw nagpipray, dapat ay nakafocus ka sa Panginoon. So kung madidistract ka, dapat meron kang place na doon ikaw magpipray para hindi ka madistract. Ang mama ko po is not, yung hindi po siya lumaki sa ganito pong organization. No, iba po yung kanyang belief dati. Pero unti-unti po siya ay nadala sa Panginoon at yung kanyang pagkakilala sa Diyos, yung kanyang relasyon sa Panginoon, tinuruan din po niya kami kung paano mag-pray. Hindi po yung prayer na paulit-ulit, although alam po niya yon na prayer, pero hindi po niya yon itinuro sa amin. Ang sabi po niya, pag nag-pray ka, kung ano yung sa puso mo, kung ano yung gusto mo, yon ang sabihin mo sa Panginoon. So I am thankful for that, na although nung una hindi siya kapananampalataya, hindi po niya yon tinuro sa amin yung paulit-ulit na prayer, kundi yung prayer out of your heart. So mothers, you, paulit-ulit ko pong sasabihin, make use of the opportunity habang ang atin pong mga anak ay talaga pong very clingy po sa atin. At yung attention natin, ang kanila pong nilolong. Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, na sabi ko po ito kanina, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Diba? Kahit nga sa puno ng kahoy, kapag matagal mo yan, pag nagtumba na yan, at hindi mo maitama kagad, mahirap na siyang ituwid. So kung ang bata ay nagkamali, kailangang ituwid po kaagad para hindi po maging mahirap ang pagtutuwid sa kanya. Sa murang edad, atin na pong hubugin ang kaisipan ng ating mga anak sa salita ng Panginoon at sa kanya pong mga katuruan, no? And next po is in Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. Sabi po dito, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. So mothers, listen. Or fathers, listen. And even the mothers to be. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So dito po natin makikita kung gaano importante ang commandments ng Panginoon na ituro natin sa ating mga anak. Ngayon po, di ba, tuwang-tuwa po tayo kung ating mga anak nakita natin nagti-TikTok, nagsasayaw, very cute, na
kung ano yung kanilang, kung ano yung ating pinapagawa sa kanila, ginagawa nila. At ating pinopost po sa social media, di po ba? Tuwang-tuwa tayo, tuwang-tuwa din po yung mga nanonood. At maganda din po yon, hindi naman po masama. Pero, I will remind you again, do not take for granted that which is eternal. No? Eternal. Yung pagpapalaki sa kanila na naaayon sa salita ng ating Panginoon. Pagpapalaki sa kanila na merong pagkatakot sa ating Panginoon. And lastly, Eunice's best practice as a mother is she was influential. She influenced Timothy to love the scriptures and give foremost importance to meditating on it and living by the word of God. No? Kaya nga doon sa 1 Timothy chapter 2 Timothy 1:5 sabi doon ni Paul, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So si Lois, being a mother to Eunice, pinasa niya ang kanyang kaalaman tungkol sa Panginoon, pinakilala niya ang Panginoon kay Eunice, and in turn, si Eunice naman, pinakilala niya ang Panginoon kay Timothy. So nagtulungan si Lois bilang lola ni Timothy at si Eunice bilang mother kung paano palakihin ng tama, no? Palakihin ng tama si Timothy. So, kung si Dr. Charles Stanley kanina, sabi ng kanyang nanay, just read the Word of God even if you don't understand it. Time will come, you will understand it. So, ito po ang ating isanay sa ating mga Panginoon, sa ating mga anak. Expose them to the Word of God. No? Sabi nga, impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Pag-upo nyo sa bahay, kahit kayo ay naglalakad, kahit kayo ay mahihiga o matutulog, o sa inyong pagbangon, impress them on your children. So makikita po natin dito yung importance ng commandments ng ating Panginoon. And as mothers, uulitin ko po, you have countless opportunities in your homes to plant God's word deeply in the minds and souls of our children. Time will come, we will give account sa harapan ng Panginoon. Ang atin pong mga anak ay pamana mula sa Panginoon. No? Children are a heritage from God, sabi po sa Psalm. Kaya nga, sila bilang pamana sa ating Panginoon, at bilang pamana sa atin ang ating Panginoon, ang atin pong mga anak, we need to take advantage of these opportunities and influence them na atin po silang madala at ma-introduce sa ating Panginoon. And let them have that personal relationship with Jesus. Of course, we cannot impart to our children what we do not have. So we have to be lovers of Jesus first before we can influence them to do so. Diba? Dapat tayo muna, bago natin maituro ito sa mga bata, ay ginagawa natin na. We have to be lovers of Jesus para ang ating mga anak ay maging lovers din ng Panginoon as we introduce them to Him. Okay? So, sa akin pong pagtatapos, ay meron po akong song na nakita at na download po. It is about the greatest gift. Hindi ko alam kung meron pong nakakaalam dito sa inyo, pero napakaganda po ng lyrics. You can give them land.
of all that you could will, please include the unseen treasure of the life that God has filled. 'Cause the greatest gift a father can give is a life lived for Jesus. And the greatest gift a mother can give is the knowledge of the Lord. Pass him on to your children. Life lived for Jesus. At sa inyong mga kamayan na kasalalay, mothers, no? So, sabi doon sa last stanza, someday the house will crumble, time will turn the land to dust, and when all accounts are empty, where will you invest their trust? So, if you have instilled in the minds and in the hearts of your children to put their trust in God, kahit mawala ang lahat ng ito, they will still come out victorious. Amen? Ngayon, sa social media, kung mababasa natin, ang daming mga batang nagkukumit ng suicide. Why? They are depressed, nakakaranas ng depression. But if your child is instilled with the Word of God, I believe na yung salita ng Panginoon na nasa kanyang puso, kung nakakaranas siya ng depression o anumang challenges sa buhay, still, magiging victorious siya. Amen? Because the Word of God is powerful. At yun ang nandoon sa kanyang puso na patuloy magre-remind sa kanya, just trust God at hindi kanya pababayaan. So mothers, this morning, the best practices of Eunice are worth emulating. The challenge is, do you want to emulate those practices? Amen.